Hello po! Ako po si Jack. Seller ng Yasui Teng. This is my first vlog. Hi! Ito po. Gumawa po ako ng vlog ko for content sa mga seller. So, I'm proud to be a seller. Seller po ako ng mga damit, goods, kung ano-ano po. So, i-share ko po yung aking vlog ko more sa mga gustong mag-sale, gusto maging seller, or kung ano yung nasa puso nyo, kung ano gusto nyo gawin para sa pamumuhay po natin. Kung ano po dapat natin gawin, kasi alam nyo naman ngayon sa sitwasyon po ng lahat, ng pandemic, yung corona, kaya baka makatulong po ako kung paano po maging seller. As in, maging katulad ko, maging seller. In the meantime po, papakilala ko po yung ako. Papakilala ko po sarili ko. Ako po si Jacqueline Uno. Meron po ako 5 anak. Kasal po ako sa isang Brazilian na Japanese half. Tapos, nakilala ko po siya dito sa Japan. 12 pa lang po ako nang pumunta dito sa Japan. 12 years old pa lang pumunta ako sa Japan. Then, hanggang ngayon, nandito ako. Pero, minsan umuwi po sa Pilipinas, sa mamasyal, sa mga kamag-anak. So, gusto ko lang po muna i-share sa inyo yung ako, na ito po ako, si Jacqueline. Yung pinapakilala ko is yung sarili ko sa inyo na Pilipina po ako, tapos kasal sa isang Brasilero na half Japanese. Permanent po kami na dito sa Japan. So ngayon po, kaya po ako nagba-vlog, baka makatulong po ako sa mga gustong maging seller na katulad ko, para po makatulong din sa pamilya nila kung paano po, kasi syempre madami po nagtatanong sa akin kung paano ba maging seller o paano ba pwede bang turuan ganun. Syempre sa kahit saan po magtanong kayo sa negosyo, talaga wala po magtuturo. Kumbaga kayo po mismo magdi-discard sa sarili nyo kung paano nyo masisimulan. So kaya ito, ginawa ko tong vlog para sa nais ko na po matulungan yung gustong maging seller na maging maayos ang buhay. Kahit ito lang po yung ginagawa namin, nakakaraos naman sa awa ng Diyos. Kaya hindi ko po ako nahihiya na maging seller ako. Dahil hindi ko naman dinanako eh. Kaya, di ba? Ba't ako mahihiya? At least, tinatrabaho ko. Kahit ilang minuto, ilang oras ka pa nagla-live, tapos, syempre, tinabaho mo yun eh. I mean, hindi mo siya bumili ka, tapos sinales mo. Diba? Parang ganun, bumili ka, tapos binenta mo. Tapos nagkaroon ka ng tubo. Isa yung tubo nun, panggagastos mo sa mga kung ano kailangan mo sa pamumuhay mo, sa pagbayad mo ng ilaw, or ano kung sa bahay. Kaya, yun po yung gagawin ko. Na baka ito pong vlog ko ay makatulong din po sa mga karamihan. Kaya, doon din po sa mga mami, mamshi, ganyan. Gustong magtrabaho na sa bahay lang. Tapos, syempre, may mga anak na maliliit. Yan po, yung mga nagtitinda. Marami na po talaga sa Facebook na nagtitinda. Marami na rin sa mga ibang lugar. Ngayon, almost na po ang mga tindahan sa mga shop. Nakakabenta naman pagka holiday, day off, di ba? Pupunta tayo, tapos mamimili. Yun. Kumbaga, gusto natin na kumikita tayo sa bahay. Na sa bahay lang, at least nakikita nyo yung mga anak nyo. Makikita nyo, maaasikaso nyo. Kaya yun naman ang pinakamaganda, pinaka-best. Pero yung, syempre, iba-iba yung sitwasyon ng tao. Kung ano yung kunyari ako, ba't ako nagtatrabaho ulit sa paprika? Kasi nga sa
ngayon ang pandemic ngayon is very bad. Bad. Kumbaga, di ba nga, ang dami pong nawala ng trabaho, nawala ng serbisyo, tapos, yung corona, di ba? Pero, sa awa ng Diyos, lahat tayo, mga safe. Kaya, minsan, huwag natin isipin na, ay, ganito na lang ba lagi? Hindi naman. Eh, syempre, mawawala at mawala din yan. Syempre, hindi naman bibigyan ng permission ng Diyos kung hindi rin na dapat natin may baguhin. Diba? Pero, sa awa ng Diyos, lahat tayo, sa awa ng Diyos, ako kami, safe dito, safe kayo, kayong mga nanonood ngayon, diba? Kaya, papasalamat sana tayo lagi sa Diyos kasi safe tayo lagi. Ayun po, naputol tuloy yung yung video kasi nawawala na ako ng battery. So, yun po. Kaya, itong vlog ko po para sa mga buhay seller. Kaya po, ako rin po kung ano po yung maaari kong matulong, may itulong sa mga gusto maging seller. Kaya, ginawa ko po itong vlog. So, kaya po, subscribe na po kayo sa akin kasi yung mga vlog ko po puro sa pagtitinda, pagtuturo kung paano admit, kung paano pa i-administration po yung pagbebenta, pagbibili, kung ano yung gastos, anong, basta po mga ganun, kung ano po yung maitutulong ko sa inyo na masabi para meron po kayo ideya. Pero kung sa mga hindi naniniwala, nasa sa inyo na yun. Basta ako naman, experience ko na po 12 years, kaya alam ko na po. Kaya yung minsan sa mga customer, alam naman po nila, alam na rin po nila kung ano po akong seller. Kaya iba-iba po opinion ng tao. Minsan, syempre, nakakamali rin ang seller na hindi po lahat perfect. No, but perfect. Kaya po, minsan may mali, may okay naman. Basta, minsan syempre, babaguhin mo yung ano yung mali. Kaya, mas maganda po yung nagkamali ka kasi in the second time, hindi mo nagagawin. Parang, hugot. Ganun. Kaya, antabayan nyo po ako sa aking vlog. Please subscribe po para malaman nyo po yung iba ko pang sasabihin. Yung ituturo, minsan, ituturo ko kayo minsan sa, ano namin, sa, yung mga bibenta ko, ituturo ko kayo kung anong gagawin, paanong, basta po, para po may ideya kayo. Kaya po, mga sis, ako po si Jacqueline, buhay seller, ang content ko, kaya, kayo po, subscribe nyo po ako, follow nyo po ako, share nyo na lang po, kasi, para po sa gustong maging seller po. Kaya po, subscribe, share, like, comment. Comment lang po kayo. Lagi naman sumasagot eh. Kaya po, sa mga gustong malaman kung paano sisimulan, sa mga nag-aalala, paano ba dumiskarte, paano ba maging madiskarte, yung mga ganong bagay po. Kasi, hindi naman imposible magawa kung gagawin. Kasi yun naman lagi naman po natin nasa isipan. Pero kung next month o next year bukas, panay bukas, walang mangyayari. Ayun nga. Ngayon. Yun. Yun po. Kaya po, sineshare ko po na bilang seller yung buhay seller. Kaya atabayanan nyo po kami at makilala nyo rin mga anak ko. Kaya subscribe na po kayo, follow. Ito po yung pinakauna kong first vlog. Kaya po, maraming salamat sa panonood at pakikinig at sa panonood po kikinig ulit. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. Babu!